What's up mga kapatid? Welcome back to my YouTube channel. And today's vlog is about unboxing. At itong i-unbox natin ay para lang ito sa mga katulad ko na mahilig sa dim lights. So ako kasi yung tao na ayoko rin yung always na bukas yung ilaw para tipid din sa kuryente. Mas elegante tignan pagkadilat ng aking mata. At ang pangatlo is relaxing ako pagka patay yung ilaw at lamp lang ang mga nakabukas sa akin. At itong binili natin ay binili natin siya sa may Shopee. At nandito ang link description below pag gusto mong bumili na to. At ito ay decoration pag patay ang ilaw mo. At pwede kayong mamili doon, pwedeng with wire, pwedeng without wires. Eh ako kasi ay hindi ko kailangan ng with wire kasi hindi naman din ganun kadami yung saksakan ko dito. Kaya napag-isipan ko na debaterya na lang. And gagamitin na kasi natin yan in the future. Kaya mas maganda na kung saan sa ko siya pwedeng ilagay. Kapag kasi with wire ay limited lang ang pwedeng paglagyan mo. At ito yung dumating sa atin. And unexpected na well packaged siya. Maganda, malaki. At ayun ay okay na okay naman ito sa tingin ko. At sana may baterya na sa loob. And ayun, buksan na natin to. And I'm very excited kung ano nga ba ang design. And sabay-sabay natin itong ngayon kung ano nga ba ang mangyayari dito. So, let's start! Darling you, send me. Okay, bali kung nakikita nyo, may bubble wrap siya. Ito, bali well packaged siya. Kaya, kumbaga, kung bibili ka nito, dalawa lang kasi yung pwede mong pag-isipan eh. Kapag bibili ka ng mga ganito, it's either pwedeng masira kapag nasa kahon, pwede ring mabasag pagka dinideliver sa inyong mga tahanan, di ba? At ito naman ay may bubble wrap siya, kaya masasabi nating very well packaged siya. Ito, pakita ko sa inyo ng malaki. Kumbaga, pwede mo ang suntukin na sobrang ayos. Oh! Star projector, see the star in your room. Ito, ang binili natin ay yung moon kasi mahilig ako sa mga kumikinangkinang na between. At ito yung packaging, ayan, ito na siya. At sana maganda to, yung as in buong kwarto yung malalagyan niya ng between kasi this is very important. Talagang pikit mata tol, nung binili ko to, ganun yung pikit mata. Kasi nga, hindi siya kasama sa budget ko, pero binili ko siya kasi sobrang kailangan ko to sa basta future purposes natin. At ito, buklatin na natin. Okay. Alright, so ang liit lang din pala niya. Ito yung pinakaloob. Ayan. At ito, may plastic pa siya sa may loob ng kahon. Ito. Ito, may plastic. Tapos, ito na siya. Ganun lang kadali. Alright, ito na yung pinaka-item na nabili natin. At kung napapansin nyo, ay very affordable siya. At sana maganda. Tsaka, ang gusto ko lang naman is mapalibutan ng between to kwarto ko. Yun yung in-expect ko. Kung hindi naman, siguro, is pwedeng bumili na tayo ng isa para masuportahan pa yung kakulangan nito. And ito, buksan na natin. Let's go! Alright, so ito siya. Ayan, pag binuksan, tapos pwede mo rin gawing disco-disco. Pero hindi ko trip yung ganito. Gusto ko lang dilaw kasi yellow yung mga, mga kamag-anak niya dito. Ayun, siguro patayin na natin yung dilaw and tingnan natin kung maganda nga ba ang kalalabasan nito. Let's go! A few moments later. Alright mga kapatid, kung napapansin nyo, pinatay ko na lang muna yung aking ilaw at hindi nyo ako nakikita. Pero gusto kong ipakita sa inyo na medyo hindi okay. Hindi okay yung nabili natin. At ito, ayan siya. Mas siya, gumagana siya kapag malapit lang yung, ayan yung natatapatan niya. Ayan example nito. Kumbaga, kailangan mo pa ng extra pagkabibili yan ito. Siguro, kung I suggest na kung gusto mong bumili ng ganito is much better na gawin mong tatlo. Kasi, pagka malapit lang siya or pwede naman, gawan mo ng paraan, lagyan mo ng ilaw sa loob to para mas malakas. Yun naman yung problema niya eh. Ang hina ng LED niya sa loob. Ayan. Bali, nakakalungkot lang din kasi sobrang konti lang yung pinaka nalalagyan niya ng design.
you know, yung between. So buksan ko na tong aking ring light para makita nyo rin naman ako. Alright, so ayun, eto na. Pangit. Hindi ko masabing maganda o hindi ko rin masabing pangit, pero may parte na na-disappoint ako kasi I expect na yun nga, kuhang-kuha. Pero syempre, alam mo namang mura lang ang nabili mo. Mag-expect ka ng more than that sa presyo, di ba? So, hindi ka pwede mag-expect ng sobrang ganda quality kung alam mo namang cheap price lang ang binilan mo. At ayun, siguro, suggest ko sa inyo, kung gusto nyong magka-design yung kwarto nyo ng ganito, highly recommend na lang din sa inyo na bumili na lang kayo ng apat o tatlo. Eh, ang presyo lang naman ito is 135 ata, yun yung pagkakatanda ko. Maganda siya kapag patay yung ilaw mo, tapos ito lang yung umiilaw. So, ayun, hanggang dito na lamang ang vlog natin and I hope to see you soon. God bless! Alright guys, nagbabalik tayo sa ating shoutout time at ito ang lucky fan na si-shoutout natin for this vlog. Okay, ito ang pangalan niya, MJ Reyes Enrique. Ito ang sinabi niya, shoutout naman dyan, Kuya Sed, with hashtag DJPOTD and hashtag Sed Gubino. Alright, MJ Reyes, maraming salamat kapatid sa iyong patuloy na pagsuporta sa aking ginagawa. And I hope to see you soon, pare. Basta always follow your dreams and follow your passion. Kung saan ang makakabuti sa iyong paligid, basta yun yung gawin mo. At maraming salamat sa inyong pagnood. And sa mga may gusto mong magpa-shoutout, please comment down below. At huwag na huwag niyong kakalimutan ng hashtag SedGubino and hashtag DJPOTD. Hanggang dito na lamang tayo. I hope to see you soon. God bless. For more videos, click here and hit the notification bell and hashtag SedGubino.